kung nakikita niyo yung truck na yan, maatras siya tapos sumabante. Kasi sobrang dulas ng kalsada doon, banda. Yan, yung dadaanan niya. Yan dyan. Sobrang dulas. Kanina, na-stuck din ako. Nandito ako sa Mayan eh. Eso Punjabi restaurant. Sobrang dulas ng kalsada na to. Buti nakaahon eh. Wala na akong oras. Kaya ang ginawa ko, dito na rin ako nag-stop. Wala na akong oras eh. Ano lang, 24 minutes na lang. Wala na ako ibang pupuntahan kundi ito lang. Nandito to sa Upsala. Ano yun, hindi rin makaakit hanggang ngayon. Ako rin hindi makaakit. Hirap na hirap ako. Siguro dalawang beses ako matras hanggang dun sa may highway. Yung highway. Dalawang beses ako matras dun. Then, bumuelo ako. Yung pangunang buwelo ko, hindi kinaya. Yung pangalawa, umabot ako dito. Talbog-talbog ako dahil yung kalsada. Bakit ang kalsada, yan o. Lubog-lubog. Napapansin nyo. Yan o. Nilulubog ko. Talbog-talbog yung truck ko. Hindi ko inayaan ko na siya. Wala na akong pakialam kung naglaglagan yung gamit ko. Yan o. Yung mga tubig ko naglaglagan o. Oh, kasi ito, binili ko tubig to para sa bahay. Para sa bahay. Yan o, nagkagulo. Naka-file yan kanina nung pagpasok ko eh. Dahil nga na-stuck ako. Na-stuck ako dun sa labas. Yan, nadulas-dulas ako. Yan, naglaglagan. Tumalbog-talbog talaga to. Talagang tumalon-talon yung truck ko. And then, dinikit ko siya dito. Yan, dinikit ko. Dahil, para may makadaan pa. Dahil wala na ako. No choice na ako. Kaya, ginanin ako naman. Hindi naman babangga sa akin yan. Eh, no. May space pa. So hey guys, magandang araw. So today nandito ako sa Algarry. Kakatapos lang ng deliver ko. And then hindi ako umabot ng pickup ko sa Edmonton. Dahil na oras na eh. Bali babaguhin na bukas ang pickup ko dito. And summer feels na dito sa ano, Calgary oh. Grabe, magandang panahon. Wala na ka snow. Then negative 6 lang ang weather. So today's vlog, marami nagtatanong sa akin kung magkano ba ang kinikita na isang truck driver dito sa Canada, and magkano ang rate ko dito sa Kelsey, and kung magkano ang sinasahod ko dito sa Kelsey, yung parang gusto nila mag-paste check reveal. Pero hindi ako mag-paste check reveal dahil maliit lang naman ang kinikita ko. Nakakahiya. So ngayon, i-share ko sa inyo yung kinita ko ng buong 2021. Tanong, i-share ko na rin sa inyo para may dagdag idea kayo, and para din to sa mga baguhan and sa mga walang experience. Kung may mga panood nito walang experience na nandito sa Canada na gusto maging truck driver, kasi marami akong naririnig and marami akong nakakausap na yung iba nagde-demand pa ng rate nila. Yun, based lang yun sa mga nakausap ko. Nagde-demand sila sa ang baba naman ito, dapat ganito, ganyan. Kasi marami iba, siya sabi kong starting dito sa Kelsey, 47.47 cents. Ganun din sa ibang mga lahi pag sinasabi ko, napakaliit nun. Then, tatanungin ko sila kung may experience ba sila. Sinasabi nila, wala silang experience. Sabi ko, wala pa kayong experience, dapat yung 47 cents na i-grab nyo na. Dahil hindi lahat ng company nag-a-accept ng no experience driver. Yung 0.47 cents na yon, napakalaki na yon per miles. Napakalaki na yon sa mga baguhan na yon. Ako, nung una, masaya ako sa kinikita ko. 0.24 cents ako nun. Masaya ako kumikita ako and nakakapag-drive ako. Kasi hilig ko talagang pagiging driver. Then, after nun, nag-training ako ng baguhan galing Pilipinas. Nag-rate ako ng 0.27 cents. Team driver kami din yung isa, yung bago, 0.22 cents. Kasi yun yung rate nila nung kinuwas na nag-pirma sila sa agency, 0.22 cents. Then ako, 0.27 cents. Ano pa ako, PR pa ako nun. Eh, wala naman ako experience nun, hindi pa ako 1 year nun. Pero nag-training na ako ng ibang driver na taga Pilipinas.
nakakahiya man na mag-training ng experyensado. Ako, wala akong experience talaga. Okay lang yun, pero at least naturuan ko naman ng maayos, nakashare naman ako ng knowledge kahit papaano. And yun nga, and then after nun, naging per hora ako, per oras, naging 30 per oras ako, $30 per oras, yun. Dahil hindi tinry ko kung kikita ba talaga. Then after noon, nung hindi kumita ang per oras, nag-request na naman ako ng per miles. Bali, naging 0.47 per miles ako. Last year lang, 2021, buong taon 'yon. Pero hindi siya totally 0.47 cents ng whole year, dahil in 3 months o 4 months ata naging 0.30 cents ako, dahil nga sa na disgrasya ko. Hindi naman total ng disgrasya, dahil na nagka-problema lang ako sa truck, dahil yung step board dito sa gilid is nasira ko, dahil nga nagda-drive ako ng wala sa sarili. Nag-start ako ng driving ko na wala ako sa sarili, and then yun nga, walang katao-tao noon, ang init, ang luwag ng lugar, pero nasagi ko yung gilid itong truck na to, straight lang yung kalsada, nasagi ko na wala ako sa sarili. Yun ang pinaka dapat iwasan yun, na magdadrive kayo na wala sa sarili and magtatrabaho kayo na wala sa sarili, kasi magagaya kayo sa akin na may mangyayari talaga masama. Para ako, wala ako sa sarili, basta ang alam ko, hindi ko alam kung ano nangyayari talaga, kasi wala ako sa sarili. Bigla na lang nagulat ako, yung truck hindi na umaandar, yung pala nakasabit na sa bakal. Talagang wala ako sa sarili nung araw na yun. Kaya yun ang iiwasan nyo, lalo na kung driver kayo, yung stress and din yung problema, talagang tanggalin nyo pag nandito kayo sa trucking industry. Yun, natuto naman ako, nag-team ako sa tito ko, no, naging 0.30 cents ako. No, nag-training ako, nag-team uli kami para ma-relax ako, makapagpahinga. Kasi talagang sinasagad ko yung sarili ko noon, na halos wala nang pahinga ako, tuloy-tuloy ang takbo. 8 hours, sakto 8 hours lang talaga, minsan inaabangan ko pa 5 minutes na lang bago mag 8 hours, talaga inaabangan ko din pre-trip na agad para makatakbo agad. Bali, ang nagiging tulog ko lang minsan sa 6 hours, 7 hours lang, ganun lang talaga ang tulog ko sa isang araw. Nung naging single ako, talagang buong lakas ko bumiyahe, pero umuwi pa rin ako, nagde-day off pa rin ako. Yeah, nakakagala pa rin. Last year nakaano pa rin ako ng 21 days na off, pero hindi yun na magkakasabay-sabay. Bale, yung total ng bakasyon ko is 21, isang linggo, tatlong araw, then isang linggo noong December. Ayan, umabot din siya ng 21 days. And then ngayon, sa mga nagtatanong sa akin kung anong rate ko dito sa Kelsey, ngayon medyo mataas-taas na yung rate ko ngayong taon 2022, 0.51 cents na yung rate ko. Pero nung nag-start ako dito, ay nung last year, nag-start ng January 2021, 0.47 cents ako. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung magkano ba ang kinita ko ng buong taon. So yun guys, itong payslip ko, ito yung huling payslip ko nung 2021, December 21. Ang total dito, kung makikita nyo, yung total earning ko, 76,873. Yearly yan, yung buong taon niya nakinita ko. Pero ang total ko sa tax is 78, dahil yung last paycheck ko, inabot na siya ng January 2022, kaya hindi na siya nasama dito sa payslip. Pero sa tax ko, sa tax form ko, umabot siya ng 78,000 a year. Yan. Ayan yung huling sinahod ko. Kumita ako ng, ayan, yung earning ko, kumita ako ng isang linggo ng 3,269 sa isang linggo. Nang isang linggo lang, kasi lingguhan na kami ang biyaya dito, lingguhan na. Then nataksan siya sa 3,000, nataks ng 1,025.23, kasama na may insurance and kung ano-anong tax ang meron dyan.
Bali, ang naging total tax ko sa buong taon is 22,973. Yan ang naging total ko sa buong taon. And yan ang na net ko. Yan yung nakuha ko, di ba? 3,000 din. Minus tax, 2,268.22 ang sinahod ko ng isang linggo. Isang linggo yan. Pero hindi naman nagme-maintain ng 2,000 every week. 2,000 ngayon, sa susunod 800, sa susunod 1,500, sa susunod 900, sunod malaki 2,000 ulit, sunod depende sa biyahe, pero hindi siya nagme-maintain ng linggo-linggo 2,000. Minsan 2,000 ngayon, sa susunod 1,500, mga ganun. Depende kung paano ka bumiyahe. Ako naman, hindi naman talaga ako nagsisipag kasi panay ang uwi ko. Yun ang sabi sa opisina, panay uwi ako. Pero hindi ko ma-imagine kung panay uwi ba ako, pero lagi ako nakakatanggap ng driver of the month. Ano ba to? Top producer pala, hindi pala driver. Top producer. Bali, yung top producer namin every month nakakatanggap ng $60. Yung lagi naman ako nakakatanggap every month nun. And yun, yeah, sa mga nagtatanong sa 0.47 cents ko na rate, yan ang kinita ko sa isang buong taon, 2021. Sana sa mga baguhan dyan, mga wala experience, wag na kayong magde-demand ng rate. Sabihin natin na yung iba, kasi ang daming sasabi sa akin, bakit yung sa US 51 cents starting nila, walang experience, dito 47 lang. Kasi dito ang sasabihin ko, ang pagkakaalam ko, ang mga tumatakbo ng US, maraming struggle yan. Then every border, talaga may struggle pa sila. Marami pa silang ipapacheck, lalo na kung hindi ka naman talaga Canadian citizen, working permit ka lang, and may visa lang ang hawak, maraming i-check yan. And then yung load mo, hindi basta-basta makakalabas, hindi ba basta-basta makakapasok ng US. And then mas maraming layover sa US. And yung 51 na yon, ewan ko kung team ba yun o single driver, lalo na walang experience. Kasi karamihan ng tumatakbo sa US na driver, puro team driver, karamihan. Yun nga, kaya malaki ang rate ng US, nag-US, dahil maraming struggle, lalo na sa mga border na pinapasok. Kasi every border, iba-iba yan, iba-ibang border, maraming border ang pinapasukan kung tumatakbo ka ng US. Katulad, hindi katulad dito sa amin, malaming border na pinapasukan, diretso-diretso lang yung takbo. And kung sa mga nakakita ng rate ko, and kinita ko sa buong taon, try nyo i-check sa mga 0.51 cents na mga nag-US, i-compare nyo yung kinita nila sa buong taon sa kinita ko sa buong taon. Tingnan na natin kung anong pinag-iba, pwede nyo i-comment or i-share nyo sa Facebook ko na Filipino Yan Tracker, and then ipopost natin yung pinag-compare ng 51 sa 47 cents na walang mga experience, na Canada wide lang, and then yung isa US run. Yan, dyan natin malalaman kung ano bang pinagkaiba, kasi ako 47 cents lang ako. Pero masaya na ako dito dahil wala naman ako experience, hindi na ako naghangad pa na tumaas. Kahit anong rate ko, kahit nung 27 cents, nung 30 cents ako, 0.30 cents, masaya na ako dun eh. Talagang importante, kumikita ako, maganda ang biyahe, na-enjoy ko yung bawat driving ko everyday. Eh yun, masaya na ako dun, hindi na ako naghangad, hindi na ako nag-ano. Yung mga rate ko, yung tumaas ako ng 0.49, tumaas ako ng 0.51, hindi na ako nag-request sa kanila, hindi ako nagsabi na antagal ko na dito, 2 years na ako. Nasaan yung rate ko? Kusa nilang binigay yung 0.49, then ngayon taon, nag-add na naman ulit ng 0.51, bali sa isang buwan, dalawang beses ako nagtaas, 0.49, then 0.51 ngayon taon. Hindi na ako nag-request sa kanila, pero yun, tinaasan nila. Masaya naman ako kasi kahit hindi ko i-request, tinaas nila yung rate ng ano ko, driving ko. Kaya para sa inyo, huwag na kayong mag-demand pa. Ano lang talaga ang gawin nyo, kumuha kayo ng experience. Then kapag may experience sa kayo, pwede kayong sumaba kahit saan. Pwede na kayong makapag-demand ng rate na gusto nyo.
pag maganda experience nyo, then good records kayo. And sa mga nagtatanong ko, ilang years na ako dito sa Kelsey, magti 3 years na ako sa August, and then magti 3 years na rin ako dito na nakatira sa Canada ngayong April. Bali, nagtrabaho ko una sa McDo, then after 3 months kong pagtatrabaho sa McDo, nag-aral ako ng isang buwan sa tracking. Then after ng tracking, pumasok na ako. O yun, August na kasi may mga processing pa yun eh. August, nakapasok agad ako. Agad-agad nakapasok ako after ng maipas ako yung 1 month kong training sa schooling ng pagkukuha ng license. So yun guys, 3 years na ako dito. Mag-3 years na ako. Mag-apply na rin ako ng Canadian citizen. Kasabay yung mga, yung girlfriend ko. Yan, yung kapatid ko siguro. Ayun guys, sana nagustuhan nyo yung video natin. I-share ko sa inyo ang dapat nyong malaman. And wala na akong tinatago sa inyo. Pero di ko alam kung may share ko pa kung magkano kikitain ko nitong 51 cents ko. Yan pa lang yung 0.47 cents pa lang yan. Paano pa kaya kapag nag 51 ako? Baka mas malaki na ang count. Baka maging 79. Okay guys, hanggang dito na lang ating video. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Sorry, wala akong masyadong video ngayon. Ito lang. Dahil walang ika-video-video sa mga sa vlog ko. And baka nagsisawa na kayo na paulit-ulit nyo nakikita to. Sa mga atrasan, minsan nakakapagod din mag-video pag mag-atras dahil may mga customer na kailangan mabilis. May mga lugar na busy road, kaya hindi basta-basta pwede mag-video, nakakahiya. Kaya minsan yung atrasan talagang hindi ko na nabibidyohan. Hindi katulad kung single trailer lang ako, baka lahat ng atras ko nabibidyohan ko. Double trailer ako, matagal lang atrasan ng double trailer kapag wala kang enough na space. Kaya wala na, hindi nyo nakikita yung mga struggle ko dito sa B-train na to. Kaya guys, salamat sa suporta nyo. Shoutout sa inyo lahat. And kung wala ako na i-shoutout ngayon, pasensya na kayo dahil busy lang talaga. And maraming ginagawa sa buhay. And talagang mahirap ang mag-vlog sa ngayon pa. Kaya maraming salamat. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Then like tong video. And goodbye, bye-bye. Ingat kayo palagi. God bless.